Nung kami po'y nag-aaral ng kolehiyo, palibasa, madalang naman po makapunta ng Maynila dahil hindi naman ganito kabilis pa ang biyahe. Ano ho, kapag pumupunta ng Maynila, minsan pumunta po kaming magkakaklase, nakakita kami ng bagong signage sa kalsada. Hindi ko alam po dito sa Mayrojas Boulevard. At nagtalo-talo kami kung ano yung sign na yon. Ang sign po ay PEDSING. Yung PED, tapos X-I-N-G. Sabi nung isa kong kaklase, siguro Chinese yan na ipinangalan yung street. Sabi, siya nga naman, parang Chinese eh, PEDSING. Ano? Sapagkat hindi naman yun na ipaliwanag sa radyo o sa TV kung ano ba yung signage na yun. Siyempre po, later on, napag-alaman namin na yung palang ibig sabihin ng PEDSING ay pedestrian crossing. Sapagkat hindi na ipaliwanag. Ang paghingi po ng palatandaan o signs, hindi naman po mali at lalong hindi po masama. Marami po sa atin umaasa sa pang-araw-araw na buhay sa signs, either for instruction or for direction. Kailangan po natin ito sa ating buhay. Sapagkat ang signs ay patunay. Ito rin po ay pwedeng maging source o pinagmumula ng pag-asa. O kaya naman ng lakas. Halimbawa, sabihin ng isang magulang sa isang anak, "Anak, huwag kang mag-alala. Igagapang ko kayo ng mga kapatid mo sa pag-aaral para lang kayo makatapos." Kapag nakita naman ng anak na yung magulang ay talagang nagsisikap, kahit hirap na hirap, that is a sign of hope na mangyayari ang palatandaan o sinabi ng kanyang magulang dahil sa nakikita niyang palatandaan. Si Jesus ay dakilang tanda ng pag-ibig sa atin ng Diyos, Ama. In fact, He is the greatest sign of all signs of God's love for us. The church, ang simbahan, is the sign of Christ's love, pag-ibig ni Kristo, and continuous salvific act, palatandaan ng simbahan ang patuloy na pagliligtas ni Kristo. The sacraments, itong misa, ay visible signs of invisible grace. Ito'y nakikitang tanda ng hindi nakikitang biyaya ng Diyos. But why did Jesus, parang pinagsabihan niya yung mga tao sa paligid niya, na bakit sila naghahanap ng palatandaan? Ito po ang dahilan. Hindi nila makita ang palatandaang ibinibigay ng Diyos. Kahit gaano pa karami ito, sapagkat wala naman talaga silang pananampalataya kay Jesus. Hindi sila nanampalataya kay Jesus na isinugo ng Diyos na palatandaan ng kanyang pagmamahal, na nagbibigay sa kanila ng katotohanan ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Kaya humanap pa sila ng humanap, wala naman silang matatagpuan. Sabi ni Jesus, "Tumingin man kayo ng tumingin, wala kayong makikita." Ang pananampalataya po kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng malinaw na pagpapahayag ng pagmamahal, habag,
at pagliligtas ng Panginoon. God provides us with another eye. Sabihin na natin, third eye. Ikatlong mata. Kung saan yung hindi nakikita ng ating panglabas na mata, makikita natin at mauunawaan sa mata ng pananampalataya.